Hello guys, welcome back to our channel. Basta. So yun, gugupitan, ay ano lang, basic grooming lang. Papakita ko kung paano yung basic grooming na sinasabi nila. So, para pwede nyo itong gawin sa bahay nyo. So yun, first gagawin natin Coco. So, ito. Second time niya na dito. So, Pilipina yung may-ari. So, pangalan nito is Sky. Hey, Sky! Cute. So, yun, kukukuhan na natin. So, medyo mahaba na yung kuko. Saka ma-itim yung, ano, yung iba itim. So, pag kukuko, konti-konti lang. Huwag na nating, ano, biglain. Kasi ito, medyo, ano siya, mahiyati. So, gilid-gilid na lang muna. So, yun. So, yun. Nagpapakita ka lalo. Ganito muna. Konti-konti lang. So, yun. Ito yung koko. Medyo sa gilid muna. Huwag nating agad-agad putulin. So, sa gilid-gilid muna tayo. Hanggang sa makita nyo yung parang yun o, yung laman niya. So, pag nakita nyo yung laman niya net dito, so, meaning nun, stop na yan. Kasi pag naputol nyo yun, dudugo. Ayan, yung ano niya. Nakikita. Nakikita mo gaan. So, yung may pink na laman. So, yun na yung ano niya. And, ang ingay ng ibon dun sa harap. So, yan. Hanggang dyan lang. Okay. Basta kung hindi kayo sure, paunti-unti lang. Gilid-gilid lang. Hanggang sa mga marating yung hanggang sa dulo niya. Ito na yung laman nito. Pag nagunting, ay nagunting, na nakat niya to, dudugo. So yun. Yan lang naman. So kung malikot yung aso at ayaw magpaano, pwede nyong pahawak na lang kung may kasama kayo. Hawakan nyo ng ganyan. Ganito. Ganyan. Buhatin nyo. Tapos, ayun. May magkukuko na. Basta mahawakan ng ganito. Hawakan dito yung hindi naman nasasakal. Tapos ipitin nyo dito sa bandang bewag. Tapos hawakan nyo yung dalawang ano niya. So yun. O kaya hindi nyo nahawakan pwede. Tapos kukukuhan nyo na. Ayan. Let's go. So madali lang naman ito. Basic grooming lang naman. Medyo lilinisan natin dito kasi sumasabit yung ano niya. O kaya pwede nyo namang guntingin kung may sa private part na tayo. Kung gusto yung malinis yung dito sa puwitan niya, pwede nyo namang guntingin. O kaya may, kung may razor kayo, pwede yung mas madali. Pwede yung i-shave na ganyan. Pero papakita ko sa inyo kung paano yung kupit sa bandang puwet. So yan, ganyan lang naman. Unti-unti lang. Unti-unti lang hanggang sa malinisan. Hindi nyo naman kailangan mandiliin. So, dahan-dahanin nyo lang. Para malinis. Malinis. So, unti-unti lang. Hindi nyo gugupitin yung balat. So, ayun, basta kung malikot yung aso nyo,
pwede yung ipahawak, mas madali. Ganito yung pagpapahawak. Dito yung kamay na isa sa bandang ano niya, leeg. Ayan, hawakan niya ng ganyan. Hindi naman nasasakal. Tapos ipitin niya yung dito niya. Yan, pwede niya ng ano yun. Pwede ng shape. Yung sapret. So, yun. Basta ganun. Kahit pagkuko, pwede niyang ganyan. Ganyan yung mas magandang paghawak. O kaya pwede naman ganito. Sa ano? Yan. Salina. Ganyan. Pwede yung ganyan hawak. Tapos basta buhatin nyo, tapos may magkukuko na. Basta dahan-dahan lang yung dahan-dahan lang yung pagkuko para hindi siya ano. Kasi pag nakukuha nyo, tapos dumugo, mas lalong maglilikot yung aso kasi mas nasaktan siya. Wow, sugot yun ah. Charot. Ayan, kung mas madali kung may ano kayo, pang shave. So, si shave lang naman. Unti-unti. Shave nyo dito sa gilid. O sa gilid. Gilid-gilid lang. Ayan. Pwede pwede nang gawin ito sa bahay nyo. Yung mga mahabang buhok at saka gustong malinis yung dito. Banda. Yan ko lang gawin nyo. Basta kung malikot siya, kailangan nyo ng tagahawak. Kumbaga assistant. Di ba? Parang na rin kayong groomer. Basta gusto yung ano, malinis dyan. Hawakan. Merong tagahawak. Para mas mapadali. So, yun. Dito naman tayo sa chan. Medyo kailangan daw shave dito. Gusto yung may aris, malinis. So, shave natin. Ayun. Yung pag-shave, naging yung paggagamit ng ganito, huwag yung itutusok. Kumbaga dito, ito. Ito yung ito yung didikit sa balat ng aso na ganyan. Hindi yung paganyan. Kasi pag ginanyan nyo, masusugatan siya. Ganyan. Dapat ganyan lang. Dahan-dahan lang. Hindi siya masusugatan pag ganito. Pag nakaganyan, kasi mapapansin nyo, ang dami yung tusok-tusok dito. Yung mga nagpapagroom, maraming tusok-tusok. So, ganun yung proseso ng pag ano ko. Pinusok na ganyan. At sinishave ng patusok. Maraming nasusugatan dito. So, ganun lang po. So, ayun. Basta i-slide nyo lang to. So, dahan-dahan lang. O kaya pwede nyo naman huwag paabutin sa balat. Yung ito, huwag nyo padikit. Mas safe. So, ayun. Okay, paliguan na natin, guys. So, yun lang naman yung basic na ano. Tsaka dito, ititrim to. Pero mamaya ako na ititrim yan. So, yan. Tsaka dito, lilinisan din natin to. Medyo tatanggalin na lang. I-cut na lang natin to. Ng kunting. Okay, paliguan na natin. Let's go. Yeah.
syempre, punasan muna natin ng towel na tuyo bago natin i-blower para mas madaling matuyo. Okay? Guys, nagtataka siguro kayo kung bakit ko siya nilagay sa cage. So ito lang para lang naman ito sa mga malilikot na aso. Eh ayaw sa blower, tapos 'yun. I-cage niyo lang. Okay, kung wala kang blower, pwede niyo naman itutok sa kanya yung electric fan. So mas maganda 'to kaysa sa hinahayaan niyo lang yung aso niyo sa labas o kaya sa ano, kung mahabang buhok, 'di ba? Mangangamoy po kasi 'yan pag hindi niyo tinuyo agad. So, mas maganda po, ganito po yung gawin nyo para hindi kayo mahirapan. So, hanggang sa matuyo, ganyan lang po yung gawin nyo. Mas maganda pong ganyan para mabango, di ba? So, yun guys. Ta-dang! Tapos na, di ba? Bilis. So, yun. Ito, suklayin muna natin. Siyempre, pag natuyo, di ba? Mas maganda, suklayin nyo agad. Tsaka, ito sa mga gilid-gilid sa legs niya, yung mga mahahaba, sobra-sobra, trim na lang ng konti. So, ayan. Siyempre, mas maganda suklayan muna natin bago natin i-trim. Dito lang sa, ano, kung hindi naman kayo sanay sa gunting, huwag nyo na lang i-trim. Suklayan nyo na lang. So, ayan. Trim lang natin konti-konti para siyempre malinis. Maayos tingnan, di ba? Tsaka importante dito sa bandang puwet, trim natin, linisan natin. Siyempre pag pumupo yan, hindi sasabit yung pupo sa balahibo, di ba? Tsaka huwag nyo ititrim sa mga ano na, huwag nyo nang pagpraktisan yung ano, baka maging ano, rice terraces yan. Charot. So yun, trim lang ng konti sa maayos tignan yung aso at saka mas malinis kasi, di ba? So yun, kung gusto niyo na maayos yung gupit sa kanya, dalhin niyo na lang sa groomer talaga para, di ba, mas maganda tignan. So yun guys, dito na tayo sa bandang paa niya. So yun, titrim lang natin. So yun, gamitan natin ng brush para sa buhok, yung tumayo yung buhok. So pa-reverse nating suklayan. So tapos makikita yung mahaba. I-trim natin ng konti. Dahan-dahan lang. Baka magunting natin yung paa, di ba? So, dahan-dahan lang kayo talaga mag, ano. Huwag nyong madaliin. Pag-practicean nyo lang kung ano, dyan lang kayo sa bahay, di ba? Ayos. So, yun. Lang, ganun lang naman gagawin nyo. Reverse yung pangano para tumayo yung balahibo. Kita nyo yun, lumaba. Yun, trim natin. So, yun lang. Ganun lang naman yung pag-trim. Konti-konti lang. Basta kung nalikot yung aso nyo, kailangan nyo ng assistant. So, kailangan nyo ng dalawa kayo dyan para maging maayos yung gupit. At saka iwas sugat sa aso nyo. Di ba? Kawawa naman. So, yun. Dito na tayo sa harap. At yun, papakita ko sa inyo paano pag-trim dito. So, brushin nyo nung muna. Tapos lapag nyo yung ano sa hay o sa table. So yun, kuntingin nyo ng konti-konti hanggang sa magka-shape. O kung comfortable kayong itaas, di ba? Mas maayos. So, ganun lang naman yung gagawin nyo.
So yun guys, ito na tayo sa mata yung nagmamantsa, di ba? So yun, suklayin nyo muna first. Suklayin nyo pangat para tumayo yung buhok. Tapos hawakan mo dito sa bandang baba niya. Yung skin po yung hawakan niya, huwag yung mismong balahibo, baka mabunod. At saka mas masaktan siya. So gupitin nyo lang ng daan-daan. Daan-daan lang. So, mas maganda po kung may tagahawak talaga kayo. So, dahan-dahan lang sa malinisan. Diba? So, ayan guys. Malapit na tayong matapos. So, babrushin na lang natin yung buhok. At susuklayan. So, ito yung pinaka-importante, guys. Lagi yung brushin yung buhok para hindi maglagas ng matindi at hindi magkalat dyan sa loob ng bahay niyo. Di ba? Mapapansin nyo madalas ng ano. Lagi ding marami ding nagtatanong paano maiwasan yun. So, ganito lang naman. I-maintain yung brushin para hindi makalat sa bahay niyo. Di ba? At saka suklayin nyo. Yun din yung ano, mas maganda. Suklayin nyo para hindi magbuhol-buhol yung buhok ng aso nyo. Lalo na sa mga mahahabang buhok. So, brushin nyo at saka suklayan. Pagkatapos maligo o kaya kahit hindi naligo, basta araw-araw nyo brushin at saka suklayan. Kahit gano, ilang minutes lang. Kung hindi kayo busy, yun, para maiwasan natin ang makalbo. At saka magsugat yung balat dahil sa buhol. So, yun. Sa tenga, dyan madalas magbuhol, di ba? Tsaka laging nagsusugat. So, yun. Brushin nyo lang, guys. At tsaka suklayan. Yun lang yung pinaka-the best na gawin. Tsaka, di ba? Yun lang. ano pa ba? So, yun guys. Kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel namin, please subscribe! Sige lang. Malapit na tayong matapos. Linis na lang ng tenga, guys. Lilinisan na lang natin ng tenga. So, yun. May forcep tayo tapos panglinis ng tenga. Yan. May mga mabibili kayo sa mga pet shop saka cotton bags. So paglinis tayo sa tenga saka kung wala kayong forcep, pwede nyo naman gamitin itong cotton bags na pinaglilinis talaga ng tenga. Kung pang tao, pwede naman yan. So yun, pero ito yung ginagamit ko para mas mabilis sa mas maraming makukang dumi sa tenga. So yun, ikot-ikot lang naman. Ikot-ikot ka. Diba? Tapos lagyan ng konting ang linis. So yun. Linis lang naman. So yun, habol ko lang. Kung hindi naman naliguan, yun, lagyan nyo na lang pulbo. Tapos, spread out nyo sa buong katawan para mabango, di ba? Tapos, brushin. Brushin nyo lang. Para maiwasan din yung ano, yung mga patay na balahibo. Na lang natin.
So yun guys, kung nagustuhan nyo man tong video na to, please like and don't forget to subscribe. Thank you so much. Bye bye. Thank you for watching guys. Bye bye. Like and share na rin guys. Thank you. Sana supportahan niyo po yung YouTube channel namin. Thank you so much guys. Bye bye. Have a great day.